At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Encantado. Dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Aksidente ang mag-inang Remas at Abad. At napuruhan si Abad dahil nabali ang buto ng isang panya at isang kabay. Sa halip na mag-alala si Haring Cambrano ay natuwa pa ito dahil problema niya si Ama. Dahil kung ano-ano ang pinaggagawang nakakasira ng kanyang pangalan. Habang nasa pagabutan si Abad at hinihintay na makautang ng perang kanyang ina sa mga kaibigan niya, ay bigla na lamang kumirot ang paa at kamay at pinahapos kay Rawan. At nagtaka siya dahil biglang nawala ang kirot at gumaling siya. Hindi naman makapaniwala si Haring Kamran nang magkita na dumating ang anak sa bahay nila na parang walang nangyari. Sa araw na yun, napansin ni Abad na parang nagbibigay ng motibo si Rawan. Kaya pinatulan niya ito. Isang gabi, hindi nakatulog si Lama at ilang saglit pa lang ay biglang may nagbukas ng pintong bato. Hindi ako makatulog. Pakiramdam ko ay parang may mga matang nakamasid sa akin. Ay. Lama anak! Gising ka pa pala. Matulog ka na. Opo, ina. Ayan, salamat. Dinalaw din ako ng antok. Sige na anak. Pumasok ka na sa silid. Maghahating gabi na. Opo, inay. Matutulog na po ako. Oh, parang may tao. Sa tapat ng pinto ang bato. Sino kaya yan? Oh, ha? May nagbukas ng pintong bato. Oh, sino ka? Huwag kang matakot sa akin. Hindi ako masabang nila lang. Isang lalaki at hindi siya nakakatakot. Sa bagay, sa palagay ko, mabait siya. Oo. Mabait ako. Kaya huwag kang matakot sa akin. Gusto ko ang makipagkaibigan sa'yo. Lama! Sino kausap po dyan? Ha? Wala po, ina! Wala! Sige, matulog na kayo. At matutulog na rin ako. Sige. Papasok na ako doon sa loob. At papayag akong makipagkaibigan sa iyo. Ngayon lang ako lumigaya ng ganito. Marami na akong babaeng nasipingan, pero kakaiba ka sa kanila. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Iyong iyo ako habang buhay. Papayag kang gagamitin lang kita. Kung gusto ko? Oo, papayag ako. Pero kailangang sumunod ka sa mga ipag-uutos ko rin sa'yo. Ibig mong sabihin, ikaw ang magdidikta sa akin ang gagawin ko? Hindi naman. Pero may mga bagay na gusto kong ipagawa sa'yo
kapalit ng paggamit ko ng kapangyarihan ko nang ikaw ay pinagaling ko. Ha? Teka. Sino ka nga ba talaga? Bakit may kapangyarihan ka? Saan ka galing? Hindi mahalaga kung saan ako galing. Ang mahalaga ay napaligaya kita at kailangan ko rin lumigaya sa iyo. At ito ang tandaan mo. Lahat ng nalalaman mo tungkol sa akin ay mananatiling lihim, kundi babalik sa pagkadurog ang mga buto mo sa paa at kamay. Sawana. Anong sinabi mo? Narinig mong nagsasalita na walang kausap ang ating anak. Oo, Maher. Napansin ko kasi na maghahating gabi na ay gising pa. Kaya sinabihan ko siyang matulog na. Tapos hindi nagtagal, narinig kong nagsasalita. At nang sinilip ko, wala naman siyang kausap. Ano? Mahabaging ala. Kung ganun, baka totoo ang aking hinala, Sola. Na ano, Maher? Baka naingkanto na ang ating anak. Ano? Huwag naman sana. Anong gagawin natin, Maher? Baka mabaliw ang ating anak. Kawawa naman siya. Maghanap tayo ng taong nakakaalam tungkol sa engkanto para ikonsulta natin ang kalagayan ng ating anak. Eh, saan naman tayo maghanap? Eh, parang wala na yatang ang mga taong ganoon sa panahon ngayon. Basta, Sola, maghanap tayo para maagapan ang ating anak. Kung tatagal pa yan, baka tuluyan na siyang mabaliw. Yan ang aking misyon. Kaya ako nagpakita sa iyo. Dahil gusto kong magpatulong. Bakit akong napili mong hinga ng tulong? Mahina ang loob ko. Matatakutin at magugulatin ako. Di baling magugulatin at matatakutin ka. Ang mahalaga ay may malinis na puso ka. Ikaw palang nagbigay sa akin ng kapangyarihan para magamot ang pilay ng aking kaibigan. Oo lamang. Ginawa ko yun dahil alam kong malulungkot ka kapag tuluyang malumpong kaibigan mo. Kawawa naman. Maraming salamat sa iyo dahil tinulungan mo ang kaibigan ko. Lama, sana matulungan mo rin ako para mahanap ko ang aming kahali na may masamang gawain. Baka magkalat siya ng kasamaan dito sa mundo at kailangan ko siyang mapigilan. Hayaan mo. Hindi ko ipagkakait ang aking tulong. Basta makakaya ko, ay gagawin ko. Maraming salamat sa iyo, Lama. Lama, anak! Sinong kausap mo dyan? Ha? Ermot, ang ina. Napansin nila kung kausap kita. Baka isipin nilang nababaliw na ako. Basta sabihin mo na wala kang kausap. Hindi pa panahon para malaman nilang ako ang kausap mo. Oo, Ermot. Susundin ko ang sinabi mo. Sige, aalis muna ako.
Rebas, nasaan si Rowan? Hindi ko alam. Wala doon sa kwarto niya. Saan kaya nagpunta ang babaeng yun? Ah, Kamran, si Rowan yung lumabas sa silid ni Ahmad. Oh, anong ibig sabihin nito? Pati dama, piyatulan ng anak mo. Ganun ba? Hindi ko alam. Rowan, saan ka natulog? Huwag mong sabihin dyan ka natulog sa silid ni Ahmad. Ha? Mahal na Reyna Remas? Kwan po kasi? Hindi po. Hindi. Anong hindi? Kanina ka pang wala sa silid mo. At bakit ganyan ang itsura mo? Nakabalabal ka lang ng sidang tapis na galing sa silid ng aming anak. Hanglundik. Ayan, Remas. Tignan mo ang ginagawa ng anak mo. Pati dama, pinatulan. Hoy, ikaw babae. Mabuti pa. Magbalot-balot ka na ng mga gamit mo. Ayaw kong magkaroon ng manugang na isang dama. Lumayas ka na rito. Layas! Kung palalayasin niyo si Rowanina, sasama na ako sa kanya. Lalayas na kaming dalawa sa bahay na ito. Prinsipe Ahmad! Talagang ginagalit mo ako, lintig ka! Kamran, kalma ka lang. Baka atakihin ka na naman sa sakit sa puso. Ibig mong sabihin, alam mo na malapit lang dito ang kinaroroonan ng hinahanap mong salbahe na kauri ninyo? Oo, Lama. Tulungan mo sana akong maghanap sa kanya. Kailangan sa loob ng 3 araw ay matapos ko ang misyon kong ito. Pwede bang isama ko na lang si Shabana sa paghanap ng sinasabi mo? Oo. Kung papayag siya na tulungan ka. Pero mag-ingat kayo. Dahil may kapangyarihan din siya. At baka mapahamak lang si Shabana. Hindi naman siguro. Mag-iingat na lang kami. Tandaan mo, may kapangyarihan din siya. Kung nahanap niyo na siya, sabihin niyo kaagad sa akin at ako na ang bahala sa kanya. Alam mo na ba kung saang lugar namin siya hanapin? Oo. Puntahan niyo siya sa tabi ng Bundok Sinai, sa Santa Caterina. Mapanganib siya. Huwag niyong ipapalat ang hinahanap ninyo siya dahil gagawan kayo ng masama. Kaya mag-ingat kayo. Oo, Ermot. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gagawin ko. Makinig ka, Lama. At ipapaliwanag ko sa iyo ang mga dapat mong gawin para hindi kayo mapahamak ni Shabana. Lama, sino yung kausap mo? Nandyan na si Shabana. Sabihin mo na sa akin kung ano ang pangalan ng aming hanapin. Sino siya? Rowan ang pangalan niya. Anong kamo, Rowan? Bibilhin ko ang mga lupa na nasasakupan ng Hiambu? Oo, Ahmad. Gusto kong bilhin mong lahat ng lupa nila dahil gusto kong maangkin. Pero paano ko bibilhin yun? Wala akong malaking halaga ng pera. Madali lang yan, Ahmad. Makinig ka sa akin. Para magkapera ka ng malaki, at mabibili mo na ang buong bayan ng Yanbu. Sige, sabihin mo kagad sa akin kung anong gagawin ko. Pumasok ka sa napakalaking imbakan ng pilak o pera. Kumuha ka ng maraming-marami. At yon ang pambili mo ng buong bayan ng Yanbu. Paano ko papasok sa
Iba ka ng pera para kumuha. Hindi lang iisa ang nagbabantay doon na gwardiya. Kung ipipilit kong pumasok, baka baril na ko at mamatay na ako. Bibigyan kita ng kapangyarihan para hindi ka makitang papasok at kukuha ng maraming pera. Ha? Bibigyan mo ko ng kapangyarihan? Gagawin mo kong daga o mga maliit na hayop para makapasok ako? Tumpak! Sige na, kumilos ka na. Gusto kong mabili mo na kaagad sa lalong madaling panahon ang bayan ng Yanbu. Pahinga muna tayo dito. Pagod na ako eh. Oh, sige. Magpahinga muna tayo. Medyo pagod na rin ako eh. Lama, anong pupuntahan natin dito? Sinong hinahanap natin? Pangalan lang ang sinabi ni Ermut sa akin. Ermut? Sino naman ang Ermut na yan? Siya ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan para makagamot ng mga may masamang karamdaman. Ha? Ang ibig mong sabihin? Nagkita na kayo ng sinasabi mong Ermut? E nasaan siya? Nandun siya sa puno ng uliba. Ha? Sa puno ng uliba? Ang ibig mong sabihin, engkanto yung Ermut na sinasabi mo? Oo, Shabana. Isa siyang mabait na engkanto. Ha? Lama, ayoko na. Ayokong makakita ng engkanto. Baka imatay na ako at mamatay ako ng tuluyan. Huwag kang matakot. Mabait na engkanto si Ermut. Hindi siya salbahe. Kahit na. Nakatakot pa rin ako. Tulad ng sinabi ko, kung magpapakita sa akin ang sinasabi mong engkanto, baka himatay na ako at ikamatay ko pa. Kung natatakot ka, maiwan mo na kita dito. Ako ang lalapit sa malaking bahay na yan para manmanan ko kung nandyan si Rawan. Ha? Iwanan mo ako rito? Naku, hindi lama. Ayaw kong maiwan. Baka biglang magpakita sa akin ang engkanto. Himatay na ako ng walang aalala sa akin. Kaya sama na lang ako sa'yo kahit saan ka magpunta. Kung ganon, halika na. Lalapit tayo sa napakalaking bahay na yan. At pakiramdaman natin kung nandyan si Rawan. Bakit hindi pa ako naging malinayo? Nakikita pa rin ako ng mga tao dito. Sabi ni Rawan, magiging maliit na hayop ako. Bakit napapansin pa rin ako ng mga tao? Nakikita pa rin nila ako. Susubukan kong lumapit doon sa imbaka ng mga pilak. Hihintayin kong magsilid ng pera ay empleyadong yan sa imbakan. Hoy! Gino! Bahal pa yung kumanta dito. Lumayo kayo dito. Doon na lang kayo sa mga upuang bato. Hintayin nyo ang numero ninyo kung isa kayong mag-iimbak ng pilak o pera. Ha? Ah, oo, oh, sige. Walang iyakarawan. Sabi mo eh, magiging maliit na hayop ako. Bakit hindi pa rin ako nagiging hayop na maliit? Nakikita pa rin nila ako. Ha? Nakita nyo yan? Nakuha. Yung lalaki oh. Biglang nawala. Oh, nawala ka eh. Nawala. Nasaan na yun? Nasaan na? Nasaan na ka? Tatagal. Ayan. Oh. Naging daga na ako. Nasaan na yun? Lalapit na ako kagandoon sa imbaga ng pera. Ku
kukunin kong lahat ng laman. Ayan. Hindi na nila ko nakikita. Kukunin kong lahat ng laman ng imbakan ng pera. Uubusin ko. Magtagumpay kaya si Ahmad sa iniutos sa kanya ni Rawan. Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Encantado dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.